Guys, mga kabags, ito nga pala yung tripod ko. Ipapakita ko sa inyo kung paano nakapwisto yung ano ko, tripod ko, no? So, ano yan? Tawag dito? Adjustable yan. Yan, natataas yan, guys. Tapos pwede mo siya babaan. So, diyan ko siya kinakabit. Papunta dito. So, dito ko pinipwisto yung mga ginagawa ko. Itong kahoy na to sa watch sa mga watch din to. So ito na guys yung mga gamit ko. So ang gagawin ko nga pala guys na relo ngayon ay kakaunti lang kakailangan natin gamit ito. Eye loop kasi medyo malapitan ang gawa nito. So eye loop, tweezer, hindi na kailangan nito. So, itong pandikit. Yung pandikit kailangan at saka yung haluan ng pandikit saka stick. So, ngayon na pupuntahan natin yung relo ni Ma'am Mitz. So, ito na yung relo ni Ma'am Mitz. Dalawa. Papakita ko siya. Kagabi ko pa to actual. Kahapon ko pa to pinag-iisipan nga gawin. So, ang dami kong ano, busy sa bahay. So, kailangan kasi na nga ito na lang talaga yung gagawin mo sa isip mo. So, bali ang naging problema niyan guys ay yung pinaka frame nung chronograph ba yung tawag yan? Hindi ko na nga alam, nakalimutan ko na. Pareha sila ng problema. Yung gagawin natin guys, itong gamit yung pangdikit. Ididikit natin yan. Yung ating ilaw. Nakikita niyo yung ano, bilog na to, circle na to. So, nadali na nga mamits yung ano, yung isang kita niyo ba yung kamay? Natanggal na siya, oh. Nandun na sa gilid yung ano, yung ano niya. Yung luminous niya natanggal na, tapos medyo bumaloktot na yung ano. Bumaloktot na yung pinaka minute hand niya. So, dalawa yan guys. So, samahan niyo na ako guys. Gawin na natin. Let's go! Saan ko na to guys? Bali maluwag na to. So napansin nyo guys, medyo may snow sa loob. So kita nyo. So, pag nilinis natin yung mamaya, matatanggal yung pinaka moisture sa loob. So, normal lang yan sa relo. So, ito yung guys, sinasabi ko sa inyo guys. Oh. Natanggal yung ano, yung luminous. So, ito yung kakabit natin. Yung pinaka ring na to. Itong luminous, kailangan magbabasag ito. Kasi pag nabasag yan, wala na. Kunin mo naman ako. Patay.
Basag. Pause ko muna. Part na tatapos, i-pause mo ulit. Play ko na. Tukunan mo tayo, kagabit ito.
Yun na guys, i-symbol ko na itong ano. So ito guys, yung ina-assemble ko guys, ay bali, binaklas ko yung tawag dito, balance wheel. Kasi kasama niya yung plate, gawa nung nag-disengage yung pinaka-transmission wheel niya sa, ano, sa stem niya. So ang nangyari kasi pag in-adjust mo yung oras, ayaw sumabay yung ano, yung parang ano, sumasala siya. Kaya kailangan i-sintro mo sa kanal yung ano, yung transmission wheel para ano, para maganda paghatak mo ng ano, ng clutch wheel.
Ready now? Saturday yan? So yun guys, natapos na natin tong isa. So malinis na yung mukha, tapos naikabit na natin yung tawag dito, yung pinaka frame niya. So bukas naman tong isa, kailangan din natin ikabit yung frame. Kasi tanggal din tong isa, oh. Kita niya, no? Hindi ito siya nakabalagbag. So yun yung tamang position isa dito. So yun, maraming salamat guys. So yung gagawin ko dito guys ay same process din, parehas lang yung gagawin ko dito.
Kasi shoutout nga pala ko kay Daryl Real. So, Miguel, ang shoutout sa'yo. Isan. So, hanggang dito na lang, guys. At maraming salamat sa inyong panonood. Happy Saturday, everyone. Bye-bye.